Maayos yung sapatos ko, no? Matibay rin yan. Siyempre, gawang Marikina. Sa ganitong panahon sana mga kapatid, umaariba na ang benta ng mga sapatos na to. Pero ngayong online na ang lahat, kumusta kaya ang mga sapatero ng lungsod? Dito sa Barangay Concepcion 1 Marikina, nirepurpose ng isang grupo ng sapatero yung mga makinang pantahin ng sapatos. Ginagamit na nila ngayon yung mga to para sa paggawa ng face mask. Si Kuya Edwin, mahigit 2 dekada ng sapatero, pero ngayong pandemya, taga-padlock ng face mask ang gawain niya. Pero sa kita naman, hindi naman nalalayo. Hindi naman, okay lang din. Medyo maliit nga lang ng konti dito sa face mask, pero malaking bagay din kumpara dati sa sapatos. Mas maganda kitaan namin kasi sa sapatos. Ngayong pandemya, bawat malaki man yan o maliit, importante yan. Si Nanay Maria na halos 5 dekada na daw sa industriya ng shoemaking, hindi na rin namimili ng trabaho. Pero sa adjustment po, Nay, hindi naman po kayo nahihirapan, ha? Okay na po? Hindi naman po, okay naman. Basta may hanap buhay. Basta may hanap buhay. Karamihan sa mga mananahi, sa bahay ginagawa ang face mask gaya ni Ate Lynn. Kasi katulad ako, meron akong 2 alaga. Okay. Lola na ako eh. Nababantayan ko. Tapos magluluto ako. Yung mga nagagawang face mask nila Ate Lynn, subcontractor ng DTI ang bumibili. Paliwanag ni Marikina 2nd District Representative Stella Kimbo, nakakita sila dito ng pagkakataon para sa livelihood program. Since nga ang dami nga natin ng mga sapatero na disenfranchised, no, ng dahil sa pandemic na wala ng trabaho, and sila obviously mga magaling manahe. So yun po, yun yung itinawag natin sa DTI, so nag-request tayo. And anyway, agad-agad naman silang nag-respond and sabi nila, no, why not? So in a matter of days, na-set up yan. Sabi ni Congresswoman Kimbo, sa ilalim ng Bayanihan 2, may pondong nakalaan para sa pagbili ng face mask na libreng ipamimigay. Binabayaran sila per piece. So 5 pesos per piece ng pagtatahin ng face mask. And ang kaya daw nila is mga 100 per day. So pag 100 times 5, 500 pesos. So parang halos minimum wage na. Wala pong pinipili ang maaapektuhan ng pandemya. Hindi nga nakaligtas ang mga sapatero ng Marikina. Pero sa kabila niyan, halimbawa po sila ng pagiging maparaan at pagbangon sa harap ng problema. Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita.